Ana nung babalik. At ang gagawin natin ngayon ay mag-explore tayo ng mga kulturang popular na umusbong matapos na pandemya na may temang Transformation of the Popular Culture in Post-Pandemic. Na hindi lang ako ngayon ang makakasama niyo dahil meron tayong mga bisita, guys! Ang aking mga bisita ay ang aking mga kaibigan na susubok sa mga katanungan na ano ang kanilang alam sa mga kulturang popular na umusbong sa post-pandemic. At kung sino-sino ang mga tumatangkilik nito at bakit nila nasabi na ito ay kabilang sa mga kulturang popular. So with the twist tayo ngayon, meron akong mga popular dito na meron mga pangalan nila. At kung sino yung unang magbubunot ko, ay siyang susubok sa mga katanungan natin. So ready na ba kayo, guys? Kay ready na ako. So bye! Puntahan natin sila. Hi mga ka-smile! Nandito na sila. Hi guys! Hi! So magbubunot na tayo ngayon, guys. So guys, nandito na mga pangalan. So ang unang susabak sa ating katanungan ay si Maybelle! Isa sa naging patok noong post-pandemic ay ang pag-aalaga ng halaman o mga bulaklak. At karamihan sa tumatangkilik nito ay ang mga magulang na mahilig magtanim ng halaman at mga bulaklak. Isa sa katangian nito ay ang magbigay ng kasiyahan sa mga plantito at plantita at nagbibigay rin ito ng environmental sustainability o sariwang hangin sa ating kapaligiran. So, napapabilang ito sa kulturang popular ng dahil sa social media. Ang social media ay nagbibigay daan upang mapalaganap ito at magbigay ng inspirasyon sa karamihan upang maging certified plantito at plantita rin. Sobrang tama talaga ngayon mga ka-smile. Uso na ang yung mga nagbibenta ng mga halaman sa murang halaga na 200 pesos lang. So ang susunod nating bubunutin ay si... Wait. Ang hirap talaga nito. Si... King! Para sa akin, sa panahon ng pandemya, ang food delivery service ay mas lumago. Maraming tao ang nag-order ng pagkain mula sa kanilang mga paboritong restaurants gamit ang online platforms. Ang mga regular na gumagamit dito ay ang mga busy professionals, mga estudyante at pamilya na gusto ng masarap na pagkain sa kanilang tahanan. Ito ay dahil sa convenience, pagtitipid ng oras at maraming pagpili at pagkain. Dahil dito, ito ay naging popular bilang solusyon sa pangangailangan ng tao para sa mas masarap na pagkain na madaling makuha. Yan mga ka-smile, mas bet na nila yung mag-order online at magpa-deliver na lang sa bahay. So, ang pangatlo nating interviewin ngayon ay si... Bunot na naman tayo! Wait. Si... Aiki! Isa pang halimbawa ng popular culture transformation ang paglago ng online selling at shopping. Sa panahon talaga ng pandemya, marami ang nag-shift sa online platforms para bumili ng mga kagamitan, damit at iba pang produkto. Ang mga online platforms ay nagbibigay ng mas madaling paraan para makabili ng mga produkto mula sa iba't ibang tindahan at hindi na kailangan lumabas pa ng bahay. Galing naman mga kasmar. So ang uli natin tatanungin ay wala nang iba kundi si Maria. So ang tanong ko ay iba, di ba nagbigay na ng mga halimbawa yung mga kaibigan ko? So ang tanong ko sa kanya, bakit mahalagang matutunan natin yung mga bagong or mga kulturang popular na umusbong sa post-pandemic? Bakit ito mahalaga? Para sa akin, mahalaga ang pag-unawa sa pagbabago sa ating lipunan para ma-appreciate natin ang mga ito. Makatulong sa mas malalim na pag-unawa sa bagong tradisyon, estilo at pananaw at magtagumpay sa pagkakaisa at pagpapalawak ng kaalaman. At yan ang mga halimbawa ng pop culture transformation na natunghayan natin sa post-pandemic. Napakaganda talagang malaman kung paano nagbago at nag-involve ang mga kultura natin sa iba't ibang aspeto. Alam ko, marami pa mga halimbawa na alam nyo mga ka-smile at i-comment nyo na lang dito. At huwag na huwag nyo kalimutan na like, subscribe, at mag-comment ng mga content na gusto nyong gawin namin. Yes naman! At dito na natatapos ang ating vlog. Ako si Angel May na pwedeng tawagin na Mikay. At may tagline na, smile dito! Smile on! Bye-bye!